Bakit niyo po pinatawad si Juan? Meron tayong isang kasabihan. Keep your friends close, but your enemies closer. Ay, wala akong kaswerte-swerte sa buhay. Radyo ako malas. Malas din po ko. Bakit mo naman sinabi na malas ka? Palagi ang pinagbibitangan. Huwag may nangyayari mo sa ma. O palagi sinsisi, wala naman po ang ginagawa. Father Cito, this is Margie. Siya ang aking tagapayong. Tagapayong? Father, huwag mo sabi mo walang tao na malas. Bakit po kanina may nakilala po isang tao na sobrang malas? Ganon? Sino yun? Si Mang Peping po, yung kartero. Oh, Father, I want to introduce to you Chef Martong Rafael. Siya ang iniisip kong gagawa ng menu para sa feeding program natin. Menu? Mang Peping! Mang Peping! Mang Peping, mukha yung tatayo sa tulay. Paano mo nagawa yun? Nakatalong ka ng napakataas. Paano mo nagawa yun? Wala po, Mang Peping. Lagi ko lang po nagagawa eh. Nakatakihin yata ako sa puso siya. Huwag po, Mang Peping! Wala po kayo ng malalim. Inhale. Exhale. Ano ba kayo, Mang Peping? Iniligtas ko na nga po kayo para hindi kayo tumalon sa tulay. Tapos ngayon naman po, atakin kayo sa puso. Yun naman. Bira ka, bata ka. Huwag mo naman patawanin. Baka matuluyan ako sa'yo eh. Oh, ako pinagtatawanan. Si po, masaya ako. Kasi sigurado po ako na ayaw niyo pa pong magpakamatay. Halika na, Mang Peping. Tara. Doña Tomasa na naman. Wala ka ng bukang bibig kundi yung Doña Tomasa na yan. Bakit ba? Ay, idol ko siya, no? Alam mo ba, meron siyang feeding program para sa mga mahihirap. Bueno ngayon, kahit sinong tao pwedeng gawin yung basta't may pera ka. Steve, alam mo ba, meron siyang pagmamahal para sa taong bayan. Pagmamahal? Ano yung politiko? Hindi, basta Steve, yung feeding program niya, hindi lang para mapakain yung mga mahihirap, aspirational din. Alam mo ba yun? Para magsikap sila na umangat at umunlad ang buhay nila. Paano gagawin yung isang feeding program? Basta! Mang Peping, bakit po kanina parang gusto niyong tumalon sa tulay? May bagong malas na naman eh. Pinalayas ako dun sa inuupahan kong bahay. Wala na kasi akong pambayad eh. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko sa buhay ko eh. Puro na lang kabiguan eh. Sabi ni Father Cito, hindi daw po malas ang tawag doon. Ang tawag daw po doon ay pagsubok. Hindi ka daw po bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya nasa inyo daw po yan, magpapatalo daw po kayo sa pagsubok. Eh kung ganun, bakit naman sa akin lahat ay binibigay? Ngayon, hindi ko na alam kung saan ako titira ngayon. Hindi ko po masasagot yan. Makakasagot lang po niyan ay si Bossing. Sino? Si Bossing. Si Jesus po. Pero, naisip po ako kung saan po kayo pwedeng tumira. Kuya, punta ka sa feeding program ni Doña Tomasa. Kainan? Laban sa kahirapan? Mm-hmm. Oo, bongga yan! Magsama ka pa ng mga kaibigan mong mahihirap, ha? Hindi naman ako mahirap, ha? Uy, huwag kang masinungaling. Kasalanan yan sa Diyos, ha? Oo! Oh, oh. Mamigay ka pa sa mga kasama mo. Sige, nalayas ka na. Sige na nga. Masungaling to. Masyado to. Hindi siya mahirap. Hindi rin mahirap. Itsura mo lang. Ate, ate, ate. Punta po kayo sa feeding program, Doña Tomasa. Ito, 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 ha? Punta po kayo sa feeding program, Doña Tomasa. Oh, ito! Doña Tomasa! Doña Tomasa! Hello po! Hello! Hello! Good morning, ladies! Good morning! Oh, kumusta ang pamimigay ng mga flyers? Ay, oh, marami na po kami nabigyan, Doña Tomasa. Opo, va bene! Dapat maraming dumating sa Linggo, ha? Marami po talaga. Kaya po yun! Dahil kailangan nating labanan ang kahirapan! Tama! Para sa bayan! Tama!
See you later. Okay po. Okay po. Okay po. Manalangin ka ng sampung ama namin, sampung abaginoong Maria, at sampung luwalhati. At mangako ka na hindi mo na uulitin ang pangungupit mo sa iyong asawa, maliwanag? Opo, Father, hindi na po. Palain ka ng Diyos. Sabihin mo ang iyong mga kasalanan, anak. Father, nagkasalanan po ko. Juan, ano nangyari? May nakakita po ng pagtalon ko ng mataas. Sino? Si Mang Peping po. Ah, si Mang Peping. Sige, kausapin natin. Sige po. Gusto nga rin po niya makausap eh. Andito po siya. Father, liko po. Father, napalayas na po siya sa tinitirahan niya eh. Pwede po ba siya magtira sa atin dito? Ay, nakakapagod naman. Oo nga. Ang hirap din pala mamigay ng flyers. O, tignan niyo ngayon pa ako, namamagana. Masakit kaya? O, sige, uwi na ako. Teka ako din. O, sige. Teka lang. Eh, bakit? Alam niyo, kailangan tayong maganda para kay Doña Tomasa. Para kahit paano, makasabay tayo sa kanya. Maganda? Oo. Kung paano maging sosyal. Sosyal? Ay! Gusto ko yan. Ako din. Parang wala mga sakit din yung sinabi kong sosyal. Oh, siyempre. Oo, diba? Ano gagawin natin? Sige. Leave it to me. Akong bahala. Basta sulong lang kayo sa sin, ma. Oo. Okay lang. Hinay-hinay lang. Makagawa natin yan. Ay! Gusto ko yan. Sinalak niyo rin magpakamatay kanina. Opa. Mapiping. Nasabi sa akin ni Juan na marami ka raw problema. Na ang pakiramdam mo raw eh malas ang buong buhay mo. Pero hindi po sagot yung magpapakamatay. Kailangan po nating magpakatatag. Kailangan po nating lumaban. Nasabi nga po sa akin ni Juan na nasabi niyo daw na pagsubok lamang ang lahat ng mga ito. Oo, Mang Peping. Kailangan niyong lumaban. Sa ganyang pamamaraan lang natin maipakikita sa Diyos na may pananampalataya tayo sa Kanya. Napakabait po ni Juan. Dahil po sa Kanya, hindi ko na itinuloy yung bala ko. Hindi ko lang po maintindihan eh. Bakit po galit sa Kanya mga tao? Yun nga po sana gusto kong pakiusap sa inyo. Tungkol doon sa nakita niyo kanina ang ginawa ni Juan. Father, hindi niyo po kailangan makiusap. Ililihim ko po yung nakita ko. Dahil baka nga po magka-interest yung mga tao kapag nalaman nila yung kakayanan ni Juan. Ayoko pong malagay sa panganibang buhay niya. Kaibigan ko po siya. Maraming salamat po, Mang Peping. Mang Peping! Ito po yung kwarte nyo. Okay po ba? Oo naman, ang laki-laki niya eh. Juan, maraming salamat ha. Wala po yan, Mang Peping. Di ba po, pag kailangan ng tulong, dapat po tulungan. Lalo na po yung kaibigan mo. Ikaw po ba, Mang Peping? Kaibigan po ba kita? Oo naman. Alam mo, katapos nga nung napakarami kong kamalasan sa buhay, ngayon lang ulit ako sinuwerte. Ikaw. Mang Peping, kung kaibigan po kita, pwede po ba tayo maglaro? Oo naman. Ayos! Yun o! Oh, wala tayong pambili ng wine. Pero okay na to, diba? Mukhang champagne naman ito eh. Natuba. Kailangan pa ba yan? Aba, oo naman!
Kailangan, pag dinala tayo ni Doña Tomasa sa mga party sa Maynila, kailangan hindi nila malaman na wala tayong alam sa Alta Ciudad. Dapat meron tayo uminom ng wine. Mm. Kaya magpa-practice na tayo. Inom, inom, inom. Kunyari, wine niya, champagne. Cheers! Cheers! Ang bakla! Ano ba yan? Yan yun na, sige na. Dabang arte. O, toto ba? Meron pa. Ubusin natin to. Ubusin niya. Sanay tayo nga. Espiritu Santo. Amen. Okay. Father, salamat po ah. Kasi po, pinatuloy niyo po dito si Mang Peping. Masaya ka na nandito siya, no ha? Opo, Father. Kasi po, kaibigan ko po siya. Masaya ako na masaya ka. Pabayaan mo, Juan. Darating din ang panahon, magkakaroon ka ng maraming kaibigan. Hindi na sila magagalit sa'yo. Diba po sabi niyo, pagsubok lang po yan, Father? Pagsubok lang. Tulog ka. Bye-bye, Father. Bakit bye-bye? Diyan lang ako sa kabila eh. Bye-bye. Good night. Bye. Good night. Tulog na. Pikit. Good night. Good night. Pikit na nga. Opo, Father. Good night po mo na. Para mag-inuman? Nagpa-practice lang kaming uminom ng wine para maging social kami, para maging in kami. Audrey, tigilan mo na yung kalokohan mo, ha? Anong kalokohan? Palibasa kasi ikaw, wala kang pangarap sa buhay, eh, no? Kami social kami, social, ha? Ay, nako. Ang tawag dito, bakal na krus? Opo, matagal na daw po na nandyan yan, sabi ni Father Cito. Naku po, huwag po Mang Peping. Bawal daw po kunin yan. Ha? Ano ba? Kahit naman gusto mo galawin, hindi pala gagalaw eh. Matindi yung pagkakadikit sa pader eh. Talaga po? Anong sabi ko? Huwag po galawin ng bakal na krus. Father, ako po ang unang gumalaw. Pasensya na po. Sige po, Father. Pasok na po kami. Sorry po ulit. Masaya si Juan, Amelia. Nakatagpo siya ng isang bagong kaibigan kay Mang Peping. At sa tingin ko eh, ganun din si Mang Peping sa kanya. Pero hindi ko pa rin maiwasang malungkot, Amelia. Desperado si Juan na magkaroon ng isang kaibigan, ng isang kalaro. Habang pinanonood ko sila ni Mang Peping,
Ngayon ko lang yata naiintindihan kung gaano kalalim ang lungkot na nararamdaman ng anak mo. Pero umaasa pa rin ako, Amelia. Na balang araw ay mapapago ang lahat. Pipilitin kong baguhin ang lahat. Magiging masaya si Amelia. Pangako ko yan. Ay! Ang sakit ng ulo ko! Huwag nga kayong OA, ha? Ang dami niyong reklamo. Ano ba kayo? Konting sakripisyo lang ito, no? Ay! Tsaka, dapat hindi natin ma-disappoint si Doña Tomasa, ha? Kaya okay, maraming reklamo, okay? Oh, dandan! Ay! Ikaw na, kasi naman, tignan nyo kaya dinadaanan yung tatlo. Kasi lubak-lubak eh. So, taga, malalim ang konti, ha? Grabe naman kasi. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba to? Kuchito ni Doña Tomasa? Pinapasundo pa kayo ni Doña Tomasa? Ha? Pinapasundo kami ni Doña Tomasa? Talaga? Class recess. Oh, Juan, hindi ka ba kakain sa labas? Hindi po. Dito na lang po kakain. Okay. Dito pa konti. Baba nyo na nga yan. Sige, bilisan nyo. Anong nangyayari dito? Baba nyo na yan! Bakit meron yan? Pinakabit po niya, Father. Ay, hindi po pwede. Tanggalin nyo yan, ha? Sorry po. Pagbalik ko rito, ayoko na makita yan. Tanggalin nyo na yan, tanggalin nyo na yan. Sige na, tanggalin nyo na yan. Juan? Bakit po, ma'am? Alam mo, tuwang-tuwa ako sa'yo. Kasi hindi ka gumawa ng gulo buong araw na ito. Pero tatandaan mo, ha? Hindi ako tumitigil sa pagbabantay sa'yo. Alam ko po yun, ma'am. Oh, anong iningiti-ngiti mo? Teka, may ginawa kang kalokohan na hindi ko alam, ano? Wala po. Kasi po, natatandaan ko lang yung sinabi sa akin ni Father Cito na hindi daw po totoo yung malas. Dahil daw po doon ay pagsubok. Dati po, naniniwala ako sa inyo na malas po ako. Pero ngayon po, hindi na. Kasi po, pagsubok lang yon. Tsaka, kaya ko rin po yung lampasan. Kasi po, kaibigan ko si Bossing eh. Sige po, ma'am, bye-bye. Teka, sino Bossing? Si Jesus po. Sige po, ma'am, bye-bye. Allora, andiamo, signora. Vieni qua. Ali kayo. Tikman ninyo lahat ng ginanda ni Chef Morton. Para sa feeding program natin, titikman yung lahat yan, ha? Oo. Please, please. Taste, taste. Ang sosyal naman, Doña Tomasa. I love it. Oh, bon appetito. Yes, sarap. Mm. Yummy, yummy. Doña Tomasa. Hello, Father. Mabuti nandito kayo, Father, para matikman ninyo ang ihahanda natin sa feeding program na hinanda ni Chef Morton. Bakit mo pinapakabit ang litrato mo sa gilid ng simbahan? Well, Father, para kasi yan sa feeding program natin. Para alam ng mga tao kung saan nila hahanapin ang pagkain. Susundan lang nila ang aking portrait. At ito ang ipapakain mo sa mga mahihirap. Para, ayon sa inyo, eh, matikman naman nila ang kinakain ng mga mayayaman. Yes, Father. Very aspirational, Father. Tinuturuan ko silang mangarap. True, Father. Alam niyo ba, ngayon pa lang, nangangarap na po ako umaman. Effective po yun. Doña Tomasa, ang buong akala ko, ang punto ng feeding program ay para tulungan ang mga kapuspalad. Sa ginagawa niyong ito, hindi mo sila tinutulungan, iniinsulto niyo sila. Of course not, Father. Gagastusan ko nga ng wine ang handa namin eh.
gagastos ako ng malaki, Father. Hindi naman siguro ko gagawin yan kung gusto ko mang insulto ng ibang tao. Eh, yun na nga ang gagawin nyo, Doña Tomasa. Habang gusto nyong ipamulat sa kanila kung anong klaseng buhay ang meron ka at yung wala sila. Ang magiging epekto ng gagawin mo ay uuwi ang mga taong yan na lalong nararamdaman ang kanilang pagkasalan. Habang ibinababa mo yung mga tao, iniaangat nyo naman ang inyong sarili. Tulad ng pagpakabit mo ng litrato mo sa gilid ng simbahan. That's not true, Father. Doña Tomasa, pumayag ako sa feeding program dahil akala ko ay gagawin mong simple at walang garbo. Pero mukhang kagarbuhan nga ang pupuntahan. Hindi ako papayag na gamitin ninyo ang simbahan para dyan. Kaya, hindi na matutuloy ang feeding program. Kung makapaghusga siya, kala mo ko si. Masama ba yun? Bakit hindi pa po natin ito i-deliver? Saka na lang ito, huwag na ngayon. Bakit po, Ma Peping? Ano pong problema? Hindi pa ako handang makita siya. Father, kailangan natin ituloy ang feeding program na yan. Gusto ko lang, Father, na makatulong sa mga kababayan natin. Bakit ba pinakikinggan mo pa yung sinasabi ni Father Cito? Dahil kailangan ko si Father Cito. Mahal siya ng mga tao dito sa San Juan Bautista. Ang bayan na ito na tumapak-tapak sa akin nung ako'y nasa ibaba. Pero hindi na ngayon. Mula ngayon, gusto ko lagi akong nasa taas. Bossing, sana hawaan mo rin nakasitigan si Mang Peping, ha? Para hindi na rin siya maduwag. Para magawa niya ng mga ipagkita sa anak niya.